Tidal Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 19, 2023. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa itong southwest monsoon na posible nga nagdudulot nga ng pag-ulan dito sa may parte ng Visayas at ng Palawan. Nakakaranas din ng mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan ang ilang bahagi ng Mindanao. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, marami pong posibleng low pressure area na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po ay malulusaw din po kaagad. At isa lamang po yung minomonitor natin sa ating advanced weather forecast na low pressure area na bumaba nga po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. At ngayon nga po, may namataan tayong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero mababa naman po ang tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at posibleng malusaw na rin po kaagad. Patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mainit at malinsangang panahon sa parte ng ilang bahagi ng Visayas, Bicol Region at maging dito nga po sa may parte ng Metro Manila at ng Northern Luzon. Asahan natin yung mainit at malinsangang panahon pero may mga pag-ulan po tayo sa gabi at madaling araw, posible po tayo makaranas ng pag-ulan. Asahan din po natin na yung ating mga localized thunderstorm. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga sa ating advanced weather forecast, bukas nga po, August 20, may mga pag-ulan naman po tayo mararanasan dito sa may parte ng Luzon. Lalo-lalo na nga po yan pagdating po ng gabi. At pagdating naman po ng August 21, tuloy-tuloy nga po may mga pag-ulan tayo sa gabi dito nga sa may parte ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ng Palawan. At pagdating naman po ng August 22, may mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan dito nga po sa may parte ng western section ng ating bansa. Kung mapapansin natin, ito nga po yung low pressure area. Magkakaroon muli ng panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman po ang tsansa niyan na maging isang bagyo. By August 23, patuloy nga po, makakaranas tayo ng mga pag-ulan na pagdating po yan ng gabi. At pagdating naman po ng August 24, by August 24, magkakaroon ng mga pag-ulan dito nga sa western section ng ating bansa at magkakaroon ng dalawang posibleng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng August 25, makakaranas na nga po tayo ng posibleng malalakas na pag-ulan sa muling pagbugso ng ating habagat. Posible nga po yung malalakas na pag-ulan na mararanasan natin yan, lalo nga po pagdating na po ng gabi. At pagdating na po ng August 26, tuloy-tuloy nga po na tayo makakaranas ng tuloy-tuloy na pag-ulan at magkakaroon tayong posibleng low pressure area ulit outside bar. Pagdating naman ng August 27, tuloy-tuloy na pag-ulan, posible pa rin natin maranasan. Na mapapansin nga natin from August 25, makakaranas na nga po tayo ng posibleng malalakas na pag-ulan. By August 28, ito nga po ay tuloy-tuloy pa rin makakaranas tayo ng pag-ulan dahil magkakaroon ng sama ng panahon sa parte ng Vietnam at hatakin nga nito maigi yung ating habagat na magdudulot po yan ng pag-ulan sa ating bansa. At ito nga po yung ating low pressure area outside par, bumaba nga ang tsansa niya sa ngayon na maging isang bagyo at posible rin po itong malusaw. At patuloy nga po tayo makakaranas ng biglaang malalakas na pag-ulan dahil po yan sa ating habagat. Bagamat nakakaranas nga po tayo ng mga pag-ulan dahil nga po sa ating habagat, nararanasan pa rin po natin yung mainit at malinsangang panahon dahil nga sa tindi ng init ng temperatura ng ating karagatan at yung ating hangin na umaabot nga po ang kanilang temperatura sa 39 degrees Celsius hanggang 45 degrees Celsius ang init na nararanasan nga po. Kaiba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, dahil nga sa tindi ng init na to, meron tayong mga posibleng sama ng panahon na malalakas na pwedeng makaapekto sa ating bansa.
Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng samang panahon na magdudulot ng matinding pag-ulan sa ating bansa para makapag-monitor po tayo at makapaghanda sa mga posibleng senaryo ng ating mga samang panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.